Hi, babies! Welcome back to my channel again. And dahil doon, makikita nyo na naman ulit ako mag-vlog. Dahil ginanahan ulit ako mag-vlog. Dahil sa inyo, kasi nag-inspiration ko kayo. And this is a Q&A vlog. Tasagutin ko yung mga questions nyo galing sa TikTok. And syempre, magsasabi na rin ako ng mga questions na madalas kong nababasa sa aking TikTok. And let's go! Diretso na tayo sa Q&A natin. And the first question is galing kay at ni Semang27 ng aking BA ambassador sa aking brand. Ang tanong niya sa akin, bakit po ang ganda ng CEO namin? Hindi naman ako magiging maganda kung hindi din maganda yung mga babies ko, diba? Siyempre, maganda tayo kasi created tayo ni Lloyd. Hindi tayo ginawa ni Lloyd na basa-basa lang. Ginawa tayo with love. So, yun lang. Hindi naman ako pangit. Siyempre, kanya-kanyang beauty tayo, di ba? Walang pangit sa mundo. Kasi sabi nga ni Lloyd, tao lang yung mapangasga o mata ng tao lang yung mapangasga. Hindi sa at hindi yung ibang tao. Kundi, yung mga tao mo sa mata rin gabgali. Yun, kahit pangit ako sa paningin nila, maganda naman ako kay Lloyd, di ba? So, the second question dito sa aking cellphone. Why did you pursue doing business? Anong reason mo bakit gusto ka nagbi-business? Para sa akin, nagbi-business ako to be a successful person. Gusto ko din mapatunayan sa sarili ko na kaya ko kahit ganito lang ako. So, bakit na, ay, pangatlong question para sa akin. Bakit na wala ka, baby, na walang kita ulit nakita kung kita ka? Actually, totoo, nawala ako ng isang buwan o dalawang buwan sa TikTok dahil sa depression, sa anxiety, sobrang stress, heartache, heartbroken, kahit ano na, sagol-sagol na yun. Halo-halo na pala, bisaya yung sagol. So, ayun, bago tayo magtapos, sir, ano. So, ang so, yun yung pangatlong tanong and yun yung sagot ko. And yung pang-apat na tanong is, bakit, ay may sakit ka po ba o inborn ganun? Actually, opo, meron. Hindi ko po matandaan ko nung tawag doon. Hindi ko alam paano sabanggitin nila. Basta, ganun na yun. Meron po kasi hindi po ako normal na pinanganak. Attempted abortion po ako ng totoo kong magulang. And hindi ko po alam kung totoo po yung alam ko na 7 months, pinanganak na ako. And yung laki ko lang nung pinanganak ako is 1.5 na liter yung laki ko. At yun, ganun din ako kabigat ng 1.5 liter. And may inborn po ako dahil sa gamot na tinake ng totoong magulang. Kaya, ganito ako. And, ang affected sa akin is yung utak ko. Pero, hindi naman po ako bobo. Matalino naman ako, ganun. May diferensya lang talaga dahil sa gamot na ininom para ma-abort ako. And, mag-22 years old na ako, pero hindi ko pa rin kilala yung totoong magulang ko. And, yung nagpalaki sa akin is yung nag-adapt sa akin. So, sabi, hindi ako nauunawaan, natural na yun sa inborn ko. O, sadyang mapangusga lang talaga yung ibang tao. Kaya hindi ako nauunawaan. Uy, binubuli na ako dahil ganito ako. Pero kahit naman ganun, thankful pa rin ako kasi ginawa ako ni Lloyd. Hindi naman ako pangit, maganda naman ako. Kasi nga, created by love and created by God. So, ayun lang. Yun lang. And makakwento ko pa lalo yung whole story ng life ko sa susunod na vlog ko. And gusto ko din malaman nyo kung anong nangyari, bakit ganito ako. And basta, kwento ko na lang sa next vlog ko. And the last question is, ilan na naging BF mo? ilan na daw yung naging boyfriend ko? Actually, anim sila.
Actually, mag-22 na ako det March 9 or March 10. Yung totoo kong birthday is March 9 and yung binigay ako dito sa pamilyang nagpalaki sa akin is March 10. And, ayun, ilan na daw naging BF ko and anim sila. My present ngayon is ika-6 and yung 5 past is, wala na, ek ko na sila. And, ayun, may tumagal ba? Meron, 1 year. Pero bata pa ako noon, mga grade 9 ako. Grade 9 or grade 10 ako. Dun lang. Then after that, wala na. Yung mga matatagal na lang is 3 months, 4 months, ganun na lang. So, yun lang. And last na yun, yung tanong na yun. Kasi most of common sa tanong sa drop a question sa TikTok, sinabi ko, madalas nilang tanong, eh, may sakit ka po ba? Bakit ka po ganyan? Bakit ka po ganyan? Magsalita and ganun. Maraming tanong na ganun talaga. Kasi, ewan ko, siguro ganun na nga yung natural na nandun sa TikTok na mga tanong sa akin. And okay lang yun. Hindi naman ako nade-depress. And hindi naman ako nagkakaroon ng anxiety dahil sa mga tanong na yun. O binibully ako sa TikTok. Okay lang naman kasi sanay na ako, grade 3 pa lang, hanggang lumaki na ako, hanggang 22 years old ako ngayon. And sanay na ako sa ganong mga bagay. Minsan na gusto ko lang patulan yung mga nandun sa TikTok. Pero kailangan kong maging marespeto sa ibang tao para din respetuhin ako. So yun lang, created by God, created by love, and maging masaya lang tayo lagi, ganun lang. Huwag tayong medyo sobrang negative sa buhay kasi tayo lang may maghihirap para sa mga ganong mga bagay kung sasayotoy natin yung mga bagay na maliliit lang naman pero pinapalaki natin. So, dahil doon, thank you for watching doon. Hindi ko alam na low bat na yung cellphone ko. So, dahil doon, thank you for watching my vlog and don't forget to subscribe my YouTube channel. Click the link, I click the bell button beside it and give me a thumbs up and share this video para makapag-spread tayo ng inspiration sa ibang tao na tulad ko na may inborn problem o may sakit o PWD yung tawag nila. Go lang tayo kasi lalaban tayo sa buhay, diba? And dahil doon, spread the love and give your heart full of happiness. See you on my next vlogs. Bye-bye!